mangkat! Wow! Today's video, pampalaya, isang itlog, tatlong liha ng bawang at karne ng baboy. Ngayon guys, magbababad tayo ng ating baboy, 2 kutsaritang toyo. Ito po yung magandang paraan ng pagbababad ng baboy, 1 kutsaritang asukal na puti at 1 cornstarch, 1 kutsarita at 1 buong itlog. Haluin ang aking kamay para maging mas malasa at sumiksik ang lasa sa sarap nito. Sa ating ampalaya, tanggalin ang dulo. Ang bawat dulo nito ating hiwain at tanggalin. Hatiin sa 2. At pagkahati sa 2, tanggalin at linisin natin at alisin natin ang bulak sa loob ng ampalaya or yung mga buto ng ampalaya. Ayan na, ating kinakadkad ang loob ng ampalaya para maging mas malinis. Ayan na, nalinisan natin ang loob ng ating ampalaya. Ngayon naman, atin ang hihiwain ng pahaba or pa-slice ang ating ampalaya. Hiwain lang ng manipis or depende kung anong gaanong kapal ang gusto ninyo para sa inyong ampalaya. Napakadali lang. Ayan na. Tapos na siyang hiwain. At pagkatapos nating hiwain, ilagay natin sa isang bowl o isang lalagyan ang lahat ng ating hiniwang ampalaya. At ayan, lagyan ngayon natin ng asin. 1 kutsarang asin. Ating haluin, ihalo ang asin sa ampalaya. At ibabad natin ng 30 minuto hanggang 1 oras. Pabayaan natin lumabas ang pait ng ating ampalaya. Para hindi maging bitter, kailangan palabasin ang pait. At para sa ating bawang, pitpitin para mas madaling matanggal ang balat. At ayan na, ating gayat-gayatin na ang ating bawang. At isa-isang tabi at ilagay sa isang lalagyan. At naghalo rin ako ng 3 siling berde. Ayan na, pinipit-pit ko siya. Tanggalin natin ang tangkay. At tanggalin din ang mga buto nito. Kasi it's not good at hindi po ito masustansya or hindi healthy para sa ating atay. Ayan na, hiwain. Pag nalinis na at natanggal na ang lahat ng buto, hiwain at ilagay sa isang lalagyan ng sama-sama at isa-isang tabi uli or set aside. Ayan na, nababad na po ang ating ampalaya. Nababad na, nakikita nyo kumatas na, lumabas na ang pait ng ampalaya. Ayan na, inilagay ko uli sa isang bowl na may tubig para mabanlawan, para mas mahugasan at mas matanggal naman ang alat nito. Kaya ayan na, hinuhugasan ko naman uli ang ating ampalaya. Ayan na yung katas ng pait ng ampalaya, itinapon ko na guys. So ayan naman, nasa isang bowl tayo ng may malinis na tubig. At ayan, naglagay uli ako sa bowl ng isang malinis na tubig para mas mabanlawan ang ating ampalaya at matanggal ang pait nito. Para hindi maging bitter, kailangan bawasan ang pait. Bawasan ang pait ng kahapon. So, ayan na. Nahugasan na at ngayon, atin ang sasalain ang ating ampalaya para hindi masyadong matubig. Ating itudrain na siya. Para sa ating binabad na karne na laman ng baboy, eto na, ipinirito na natin po siya. Iprito hanggang sa mamula-mula at isali na sa isang lalagyan. At ngayon, ang ating ampalaya ay ating pakukuluan ng 1 hanggang 2 minuto para mas lalong matanggal ang bitter at maluto. Hindi po kailangan lutong-luto.
Kumbaga, atin lang pakukuluan or paiinitan para half-cook ika nga. Ayan po, nahablusan na natin ng mainit na tubig ang ating ampalaya. Hanguin na natin ito at muli ating banlawan at salain sa ating salaan. Ihanda ang kawali, painitin ang mantika at igisa ang ating siling berde. Igisa at hanguin at isalin sa isang malinis na lalagyan. Hiwain na rin ang ating sibuyas. Kahit anong kapal o nipis, pwede. Nagdagdag na rin ako ng black beans or tausi at ayan na ang ating bawang. Igisa na ang ating bawang. Ayan na, ginigisa ko na. Halo-halo. Isabay na rin paggisa ang sibuyas. Ayan na, halo-haloin lang at buhos na rin ang tausi or black beans. Samahan ng pampalasa, isang kutsarang oyster sauce at ibuhos na rin ang ating ampalaya. Ayan na siya. Haluin. Haluin lang po. Haluin para maging mas malasa. Ayan na rin, nagbuhos ako ng tubig na may isang kutsarang cornstarch para sa sabaw at maging mas malapot ang sabaw nito. Ibuhos na rin ang pritong karne ng laman ng baboy. Ayan na po, haluin muli para maging mas malasa at masipsip ng karne ang lasa. Ibuhos na rin ang berdeng sili na ginisa. Ayan na po. Sama-sama na silang lahat ang ating mga sangkap. Halu-haluin lang lahat. Together forever. Ayan na po siya. At muli, ayan na guys. Magdagdag lang tayo ng isang kutsaritang dark soya sauce. At tinuntikman ang lasa ng ating ampalaya. OMG! Wow! At tikman na rin po natin ang ating karne sa ating ampalaya. Wow! Wow talaga! Panalo ang lambot at sarap na hatid ng lasa ng ampalaya na may karne. Tikman naman natin ang siling berde. OMG talaga ang sarap. Nakak. Isang halo pa at eto na, we are done. Done our ampalaya na may karne. At halu-haluin pa para mas maging malasa at masarap. At now, ihanda na ang ating plato para maisali na ang masarap na karne na ampalaya. So, eto na guys. We're done. Thank you for watching. And see you again on my next video. Ampalaya con carne. Tunay ito guys. Legit ang sarap. Talagang panalo. At hindi ka magiging bitter sa ampalaya na may karne. Napaka mahula akong masabi sa sobrang sarap. Kaya let's go. Luto na rin kayo ng inyong version of your ampalaya.